Hey, Ano. Uy, aku hulog. Hello mga boss, magandang araw. Kagaya nung sinasabi ko nung nakaraan, nagagawan ko na ito dito ng sahagdanan, yung parang barandilya niya, yung hawakan. Itong dito banda, kasi yung baby namin malaki na, baka gumapang dito, hindi namin mamalayan, mahulog. So, lagyan ko din ito ng rehas dito. Pag ganyan siya. Ayan yung ating materials. 2 inches ang diameter na tubo. Tag 600 ang isa. Tapos ito, square tube. Manipis lang. Pag 250 ang isa nitong square tube na to. Binili ko 6 na square tube. Tapos 2 nito. 20 feet yan mga boss. Itong mga bakal na to, nakalagay na to dati dito. Ito ang ginawang pansamantalang ano ng tatay ko sa hagdanan. May kahoy to na nakaganyan kanina, tinanggal ko na lang. So ito na yung basihan ko siguro. Mahirap to mga boss kasi hindi ako welder. First time ko tong gawin. Tingnan lang natin ano mangyari nito. Mahirap to kasi angle-angle mo yung cut mga boss. Kumuha ako ng alambre mga boss. Tapos kinuha ko yung angle doon. Tingnan natin kung pwede ba itong ganitong technique. Wala akong experience magawa ng ganito. Ayan mga boss, kahit papano yung technique na ginamit natin, medyo nakuha natin yung angle pero hindi siya masyadong perfect. Tingin ko parang sobrang haba niya. Putulan natin konti dito. Dito siguro ganyan. Tapos ito na ang sundin natin sa 2 pa na gagawin natin. Ipata natin to dito. Itong bakal naman na to na nandito na angle bar. Ito na ang pinaka-guide natin kasi eskulado na to eh. Ginawa ng tatay ko to. Ito yung tubo na gagamitin natin mga boss. Madali na lang siyang sukatin kasi ready na siya. May nakalagay ng mga ano, dugtong-dugtong na lang natin siya. Tapos saka natin markahan. Ayan o. Oh. Uy, ako. Hulog. Walang tagahawak. Kailangan ng assistant mga boss. Saan yung lapis? Ay nako. Lapis ko nasa bulsa. Saan natin markahan? Namarkahan din. Nabawasan ko itong dito mga boss para yung tubo na ilalagay natin lumapat. Itong mahirap ngayon mga boss. Wala akong tagahawak. Wala akong assistant. Yan, parang lumalapat na siya. Unahin natin ang spot yung sa baba. Tingin ko okay na ang posisyon yan. So isusolid na natin tong ating haligi no, para tanggalin na natin tong bakal na to, pati yung sa baba. Nasolid na natin, pero mukhang hindi malinis ang ating pagka-welding. Itong bakal na ito mga boss, lalagay ko siya dito. Putulan natin itong dito banda para hindi naman siya pangit. Tingnan na parang ganyan lang to, nakaganyan to dito. Dugtong natin to sila. Tapos mamaya putulan din natin to kasi lalagyan natin to siya ng paputa dito na barandilya din. Cut muna tayo dito para makuha na natin ang haba ng tubo na gagamitin natin. Itong ginawa kong bracket mga boss, dito yan siya. Tapos saka natin siya i-welding dito. Dito yan siya. Welding dito, tapos lagyan na lang ng rivets dyan banda. Ako ng isa pang bracket para dito sa gilid mga boss para makahawak siya dito. Yan.
Hindi ko alam kung na-record. Pero ayan, na-full wheel ko na yung isang bracket. Dito sa taas, ito yung sa baba. Full wheel na yan lahat. Tapos mga boss, itong dito. Katigas. Tibay na yan. Ayan. Nakaputol na ako ng tubo doon mga boss. Namang tama ang haba niya. Saktong sakto yan. Ayan o. Pwede na natin itong i-welding. Bago natin ituloy yung paggawa ng mga rehas, i-grinder muna natin tong mga dito para medyo gumanda naman, pakinisin natin kahit papano. Medyo kuminis ang ating gawa, no? Ito dito sa baba. Ayun pa doon sa taas. Medyo kuminis na siya. Pati yung doon sa unahan na na-welding natin. Ayan. Tingin ko masyado nang mahaba itong video na ito. Yung mga rehas sa part 2 na natin gawin mga boss. Paalam mo na, see you sa part 2. Paalam.